Hello mga students, before we dwell with the actual illustration on the master budget, let's have some discussions on the concepts behind the reason why do we need to prepare a master budget. Pero since we are talking of budget here, no, it would be better na maintindihan po ninyo bakit tayo kinakailangan gumawa ng budget and what's in it, no, for the managers. Kasi class, normally, itong mga budget na ito is within the planning sessions na ginagawa ng organization. Usually, annually, nagkakaroon ng mga plano, nagpa-planning meeting, nagba-budget deliberation, ang mga departments, yung mga department heads, pinag-uusapan nila o ano yung magiging budget natin for the next year. Kasi patapos na yung taon. For example, in my previous organization, yung budget, yung well, budget and planning, kadalasan ginagawa namin ito umpisa ng around mga November or as early as October siguro, ano, when the third quarter na financial statements or at least yung ano no, yung financial performance, yung income statement ay available. Okay? Pero it will really depend on the organization. At syempre, ano, baka kasi fiscal year sila. So, close to fiscal year naman, ano, nila ito gagawin. So, it really depends. Pero one thing is sure, one thing is certain, bakit nila kailangan itong gawin? Kasi kailangan nilang planuhin ng mabuti ang hinaharap. Pagdating sa organisasyon, this is business. And when you are in a business setting, kinakailangan hindi ito yung ura-urada lang na wala kang plano kung ano yung mga gagawin mo. Okay? Kinakailangan meron tayong basis sa mga actions na gagawin natin and also, no, so that we can assess the performance, so that we can measure performance, meron dapat pinagko-comparean yan. At ito yung usually yung ating mga budgets. As you can see here, class, no, this cycle here, for example, no, we have this data, which is yung actual performance. Sa organization, we are not always talking about the financial data. No, may mga non-financial data din yan. Pero syempre, ang concern natin dito is yung financial. So we will limit our discussion on the financial performance. So, kung halimbawa, no, yung organization ay may target na sales before. Kunwari, 1 million peso sales. O, currently, nasa magkano na yung actual sales? Ito yung ating actual performance. Are we already within? Okay, naabot na ba natin yung quota natin? Or baka hindi pa? Pag sales yung pinag-uusapan natin, pwedeng number of units, no? O kaya naman express in peso. So that mas maganda para sa isang organization na lagpasan niya yung target, lagpasan niya yung budget. Kasi we are talking of the revenue. Pero pagdating sa mga expenses, kung halimbawa, oh, ang target natin na total expense, yung annual expense natin for the year, kaya nga annual, ano, sabihin na natin na 400,000. Oh, dapat hindi tayo lalagpas doon. Unless may mga hindi inaasahang pangyayari. May mga hindi anticipated, no? Which will cause the expenses to shoot up. Ito yung tinatawag natin ng mga outlier, no? Okay? So, at the end of the year, nagkakaroon tayo ng panibagong budget deliberation. And when we are preparing the budget, this is also an opportunity, no, to check yung actual mo as compared sa previous budget. So, nagkakaroon ng comparison yung actual performance and then the budget performance. And syempre, madalas nagkakaroon tayo ng mga variances or yung discrepancies. Kung yung sales ko, ang target ko ay 1 million, ang na-achieve ko lang yung based on my actual performance ay 900,000. May 100,000 ako na variance. I am short of 100K. Okay, bakit?
So we are determining the variances and we are discussing. Okay? Bakit hindi natin yun na-achieve? Anong nangyari? So may mga, kaya nga sinasabi ko no na deliberation. May mga discussions na nangyayari. So that pagdating ng panibagong planning for this, for the upcoming year, no, if we need to update, if we need to modify our budgets, edi mas mabuti para mas realistic siya. Okay? Changes, if necessary, are implemented. And then, ayan, ano, we will make it happen naman for the succeeding year and close to the year-end calendar or fiscal, tinitignan natin. O kumusta tayo sa ating, kumusta yung performance natin against our target. Although ano, no, para hindi naman bandang dulo yung checking ng budget versus actual, minsan ang ginagawa, may quarterly na deliberations, may quarterly na discussions, or pwede rin monthly pa. So yung budget, no, hinahati into quarters or into months budget, tapos each month malalabas yung actual, so nakikita, oh, nanduroon tayo, ano, we are getting there, we are within the budget. Okay, so yan po yung process ng pagbabudget. Again, sinasabi ko, eto po normally ay kinakonduct per or ano, per department. Kasi halimbawa, oh, si procurement, may separate na planning session yan. Oh, si sales and marketing, may separate. Si IT, si audit, no? Kung ano pa mang mga department sa organization. So, and also, yung budget process, kung paano ito ginagawa talaga, will, ano, no? May be different from organization to organization, depende kung paano nila ito ginagawa at ano yung nakasanayan nila. Pero in terms of the concept, parehas naman. Sa ano lang, no, sa actual process lang, baka medyo madetalyado or masyado lang mabusisi, no. Merong variation yan, of course. Now, meron tayong iba't ibang klase kasi ng plano. When we are preparing the budget, it is within our plans kasi, the planning phase sa isang organization. And each management level has different types of planning. And normally class, etong budgeting na ito ay ginagawa, no? Hindi lamang po ng top or hindi lamang ng middle management or yung operational management, kung hindi. This is a combination, no? A collaboration. Okay? Usually, yung mga operational managers, yung mga department heads, magpaplano sila para sa kanilang departments and then i-deliberate ito with the, halimbawa, no, yung chief financial officer or kung sino man, ano, yung nasa middle management and maybe with the presence of a top management. Again, this is this will also differ depending on the organizational structure. Pero tignan po ninyo ito. Okay, top management, middle management, and operational management will conduct a budget. At paano nila ito ginagawa? They prepare quantitative, ayan, quantity, no, figures, and monetary statements that coordinate company activities for a year or less. Usually, ang budget ay ginagawa for 1 year. Okay? Why? To allocate resources effectively and efficiently, indicate a commitment to objectives, and provide a monetary control device. Kasi kung alam mo yung limit mo, you will act within that limit. Pag hindi mo alam yung boundaries mo, kung ano lang yung ginagawa mo, eh kung meron ka palang target. So at least, no, with the budget, nakokontrol natin yung ating consumption, yung ating expenditure, yung ating mga actions ay nai-align natin ng mabuti. Okay? Now, etong budget na ito is nandirito sa baba. For the top and middle management, meron tayong tinatawag na tactical planning. Okay? At sa tactical planning, ito po ay for ano, no, a short range, pero more than 1 year. Okay?
State organizational plans, short range, 1 to 18 months. Oh, short range siya, no? Pero sabi ko, more than 1 year ito madalas. Although nakalagay dito 1 to 18 months. Kasi nga, short, no? Pero normally, ang tactical planning ng top to middle management ay hindi pang long term, kung hindi, middle. Okay? So, it may be 1 to 18 months or more. Again, depending on the organization din ito. And the reason why this middle management with the top management do it is to provide direction for the achievement of strategic plans, state strategic plans in terms on which managers can act, furnish a basis against which results can be measured. So, tactical, no? Kasi yung isa strategic, pero yung strategic is pang top view, pang top management, yung mga pinaka-boss ng organization. Yung strategic plan, kung ito yung bigger picture na medyo, ano siya, no? Medyo summarized, the tactical plan gives a face. Ito yung medyo nagbibigay ng konting detalye. And for us, no, to execute that details, para ma-execute yung tactical planning, kinakailangan natin ng budget. Kaya nga siya nandito sa bottom. Okay? Ang top management class, ang tawag natin doon sa pagpaplano na ginagawa nila ay strategic planning. Kasi strategies ng organization. Dito, naka-indicate yung organizational mission, yung goals, yung strategies, at pangmatagalan po ito, long range. Normally, within 5 to 10 years. So, short range or mid range will be less than 5 years. Sabihin natin from 1 year to 5 years. Okay? So, why? It establish a long range vision of the organization and provide a sense of unity and commitment to specified purposes. So, I don't know, no, kung ma-appreciate niyo siya. Minsan kasi ang hirap itong intindihin kung hindi ka pa naman napupunta sa posisyon na yon. Okay? Ma-appreciate mo siya kapag nandoon na kayo. Okay? But I hope, no, somehow you have an idea, ma-introduce ito sa inyo, yung differences ng mga planning, no, strategic, tactical, and then for the execution of the short range, yung mga monetary statements, quantitative statements, kinakailangan natin ng budget. Okay? So, again, this is, ano no, in relation to our soon to discuss na master budget. So, basically, ang focus natin ay etong budgeting phase na ito. Pero, syempre, for you to appreciate, why do we need to budget? Because we have plans for the organization. And the budgets, no, will support the plans that are conducted. Okay? Now, para isahan na rin, no, para hindi na natin i-separate na video lecture ito, bigyan ko na rin kayo ng budget or master budget overview. Kapag naggagawa po ng master budget, hindi po ito basta-basta. Marami po tayong ginagawa dito. At marami po itong mga sub-budgets. So, yung master budget po kasi ay binubuo ng operating and financial. Normally, dito po tayo nag-uumpisa sa operating. And then, yung budget na magagawa po natin dito sa operating will be used by financial budgets. Okay? If you will notice, no, halimbawa, for the operating budget, it includes components of various pro forma financial statements. Pero pang income statement, kasi sales budget, production budget. Of course, no, production supports the sales. Okay? Purchases budget, direct labor, overhead, selling and administrative. No, pang production, pang manufacturing pa nga yung approach. Pero syempre, no, dito, production ang setting natin. Pero syempre, mas simplified dito pagdating sa mga service type of business kasi wala naman tayong production budget or yung discussion ng mga overhead, ng mga direct labor. Pero similarly, meron tayong, syempre, payroll budget, for example. No? In terms of our
of our people, no, that is in charge with delivering the services that we provide. Pero dito yung context natin ay manufacturing. Pero no, nagva-vary ito depending sa type of organization. Pagdating naman sa financial budget, it's more of your balance sheet side naman. Cash budget. Capital expenditure, yung capex, no? Pang mga acquisition ng mga long-term assets, non-current assets. Your balance sheet. Ito, no, yung components ng yung makikita natin sa income statement. Pero your income statement na budget talaga is part of your financial. Okay? I'd like to correct myself, no, kasi baka ma-mislead ko kayo na when we are talking of operating, it's more of income statement and financial is more of balance sheet. Okay? Ito pong operating, yung for the operations of the company. Yung mga budgets na ginagawa natin dito ay yung naka-anchor doon sa operations. Pero in terms of our financial statements, no, nandirito tayo sa financial budget. Kaya nga may balance sheet, income statement, statement of cash flow, statement of retained earnings. Okay? So, yan po, ano? And dito po iikot yung mga discussions natin sa mga susunod na video lectures. Now, just to give you an idea, dito po pinapakita ang diagram or flow chart yung relationship ng mga budgets. As you will see here, no? The first budget that is prepared is yung sales budget. And this is being prepared by the sales and marketing department. And normally, demand-driven. Okay? Magkano yung forecast? Magkano yung target natin? Target sales natin for the year. Okay? So, kung meron na tayong target, may forecast na tayo, we can now prepare a sales budget. And syempre, ano, annual yung budget, ihahati-hati din ito into months or quarters para naman na ano, no, namomonitor kung naaabot na nga ba ito. Okay? And then, with the sales budget, no, makikita natin dito yung target sales natin. Okay? Comes the finished goods inventory level, we can prepare the production budget. Kung ito yung target natin na sales, okay, magkano or ilan naman yung kinakailangan nating i-produce para ma-achieve natin yung target sales natin, considering na may inventory level tayo, no, yung finished goods inventory. Okay? So, yung pinag-uusapan natin sa cost accounting, yung sa manufacturing accounting, no, na beginning finished goods inventory plus cost of goods manufactured, okay, equals cost of goods available for sale less ending finished goods inventory equals cost of goods sold. So it's more of like something like that, no? Kinukuha natin yung target na sales natin, yung cost of goods sold, pero in terms of the units. And then kung meron tayong inventory level, no, na dapat every month 10% yung nare-retain natin na FG level, no? So, makukompute natin yung production budget. Ito yung manufactured units, okay? Yung goods manufactured, okay? And of course, dahil may component tayo dun sa goods, no? Yung cost ng yung manufacturing cost natin is composed of, syempre, yung direct labor mo, yung factory overhead mo. And of course, no, nandito lang sa baba, yung materials natin. And we also have your capital budget. Okay? And then, by the way, no, yung meron tayong mga arrows dito. Pag naka-prepare ng sales budget, pwedeng diretso arrow A. Itong arrow A na ito is for the preparation naman ng mga non-factory expenses. Okay? Itong B naman for the production budget, preparation din ng non-factory expenses budget. So, kailangan natin yung production budget, yung sales budget para makapag-prepare tayo ng non-factory expense budgets. At ma-appreciate nyo po ito through the illustrations that we will be sharing out in a while, no? That I will be discussing in a while. So, titignan nyo lamang po yung flow
ng mga arrows kung saan sila pumupunta. Halimbawa, no, yung sales budget and production budget, magagamit din natin ito for the cash budget. Kasi sa sales, ito yung target na cash inflow natin. Okay? Out of the 1 million sales, ilan yung target na cash sales? Ilan yung target na credit sales? Okay? For the production budget, oh, ito yung ating mga kinakailangang bilhin. So, paglabas ng pera, di ba? So, everything is coordinated. And in preparing the cash budget, kailangan din natin ma-identify yung balance ng cash, balance ng receivables, balance ng payables, investment balance, and even stockholders' equity. Okay, and then, ayun, you know, your pro forma financial statements, which is yung ating papunta na doon sa financial budget, no? Dito. Okay? So, ito yung pag-uusapan natin sa susunod na video lecture. We will focus first on the operating budget kasi ito muna yung kinakailangan natin gawin at pag nagawa na po natin ito, tatalon tayo sa financial budget. Okay? Now, I don't know if we will have to discuss it, etong iba't ibang budgets na ito in one sitting. Pero kung masyadong matagal, no, I'll try to cut it into two para naman mas manageable. Okay? But hanggang dito muna tayo sa video lecture na ito para meron lang tayong conceptual discussion ng planning and budget and of course, no, to show to you the master budget preparation, yung overview kung paano ito ginagawa. Okay? So hanggang dito muna tayo. Maraming salamat. I'll see you sa next video lecture. Bye-bye!